Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarteng nanay at magbabahagi sa inyo kung paano ba gumawa ng panna cotta with peaches. Napakadali lang gawin. Pwede mo itong ihain sa iyong pamilya. Pwede mo ipangregalo. Bago sa panlasa, bago sa paningin. Pero napakasarap at siguradong magugustuhan nila. So tara na, huwag na natin patagalin. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating panna cotta with peaches. So, narito po yung ating mga kakailanganin sangkap para sa ating panna cotta with peaches. So, unang-una, kailangan natin ng puting asukal. Meron tayong gelatin. Meron tayong vanilla essence. Evaporated milk. Meron din tayong all-purpose cream. Any brand po pwede ninyong gamitin. At syempre yung isang lata ng sliced peaches. So yan lamang po yung ating kailangan para sa paggawa ng ating panna cotta with peaches. Napakadali lang nitong gawin. So tara na, atin ang simulan. So ngayon ang unang step po natin ay isasalang natin itong ating pan sa ating kalan. At lulutuin po natin o paiinitan lang natin yung ating cream at yung ating evaporated milk sa mahinang apoy lamang. So ilalagay na po natin itong ating isang lata ng evaporada. So inuulit ko, pwede po kayong gumamit any brand ng evaporada ang gusto ninyo. Tapos hihintayin lang po natin yan, lumigamgam yung kanyang init. Hindi po natin kailangan pakuluan dahil lalabnaw ang inyong cream. Once na, pinabayaan yung kumulo yan. So hintayin lang po natin yan mga ilang minuto. Then ilalagay na po natin o ihahalo na natin dyan yung ating gelatin. So yan, once na mainit-init na yung inyong gatas, yung evaporada, pero hindi naman totally mainit na mapapaso yung inyong daliri once na dinot-dot ninyo. Yung mararamdaman ninyo na mainit na siya, pwede na nating ihalo yung ating gelatin. Then hahaluin lang po natin para matunaw yan. Tapos, isusunod na rin po natin yung ating white sugar. So, haluin lang po natin ang haluin hanggang sa matunaw po yung dalawang sangkap na yan. Then, hayaan lang po natin uminit at matunaw yan at isusunod na po natin ang ating all-purpose cream. So, ayan, tunaw na po yung ating sugar. So, ilalagay na natin yung ating all-purpose cream. Any brand po, pwede nyong gamitin at kahit hindi po chilled ang inyong all-purpose cream. So, ihalo lang natin yan dito. Tapos, inimix ulit natin. Nilagyan natin yung ating vanilla essence. So yan, tapos na po natin mapaghalo yung ating mga sangkap. Natunaw na po lahat. Ngayon ang gagawin natin ay pwede nyo nang patayin ang ating apoy ng ating kalan at ilalagay na po natin to sa isang molder na nais ninyong paglagyan. Then gagamit din tayo ng salaan para matanggal natin yung mga bula-bula na yan at kung meron mang buong natira. Ngayon ito yung aking gagamiting tray o pan para sa ating panna cotta, sa cream ng ating panna cotta. Ngayon gagamit ako ng strainer para masiguradong walang buo-buo o walang mahalong bula sa ating lagayan. So yan, ngayon, pagkatapos na natin dito maisalin sa ating lagayan, yung ating cream ng ating panna cotta, isi-set aside muna natin to para gumawa naman ng pinaka-base o yung pagpapatungan ng ating peaches. Para hindi siya magiba once na naipatong natin dito sa pinaka-top ng ating cream. So, ang unang-una natin kailangan, so, ang kakailanganin po natin dito ay yung ating tubig. Meron din tayong puting asukal at gelatin.
So yan uli ang ating kakailanganin para sa paggawa ng pangalawang step ng ating panna cotta with peaches. So ang gagawin po natin, isasalang po natin ulit ang ating pan at paghahaluin natin tong mga sangkap na ito. So ngayon nagsalang na ako ng pan ulit. Then napakadali lang po nito, ilalagay natin yung ating tubig, yung ating asukal, at yung ating gelatin. I-mix lang po natin yan at hihintay nating kumulo. So yan, kumukulo na po siya. Once na kumulo na, pwede na nating patayin ang apoy at mag-start na po tayong mag-assemble. Bubuksan na natin yung ating isang lata ng peaches at i-dry naman natin yung kanyang pinakasabaw. So patayin na po natin yung ating kalan at pupunta naman tayo sa ating peaches. So ngayon, binuksan ko na yung isang lata ng peaches. So tatanggalin lang natin yung kanyang pinakasirup. Yan. So nasa yan, kung gusto nyo gamitin yung syrup niya, pwede namang oo, pwede naman ding hindi. So sa akin kasi hindi ko gagamitin yung kanyang pinakasirup. So once na dry na po natin to, mag-start na po tayo mag-assemble ng ating panna cotta with peaches. So yan, mag-assemble na po tayo ng ating panna cotta with peaches. So ito yung ating clear gelatin na niluto kanina. Ngayon napakasimple lang bago kayo maglagay ng peaches sa ibabaw ng inyong cream. Maglalagay muna kayo ng clear gelatin para kumapit siya. So, lagyan nyo lang pinakaibabaw. So, once na nalagyan ninyo, konting-konti lang para kapitan ng ating peaches bago natin siya lagyan ito. Ngayon, dahan-dahan na natin lagyan yung kanyang pinakaibabaw. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong design. So, yan. Pwede po kayo maglagay ng iba't ibang flavor na gusto ninyo. Pwede kayo maglagay ng blueberries, strawberry, pwede rin mais, pwede rin cheese. Depende yan sa nais ninyong flavor. So, lalagyan po natin yung mga yan. Ayan, tapos na po tayo maglagay ng ating peaches sa pinakatop ng cream ng ating panna cotta. Ngayon, ibubuhos na natin yung natitira pang gelatin para dumikit po talaga yung ating peaches sa ibabaw. So, ito na, tapos na ang ating panna cotta with peaches. Napakasimple lang gawin, napakadali. At alam kong kayang-kaya niya to, mga mami. Ito ay pinaka-espesyal na pwede ninyong ihain sa inyong pamilya kung meron kayong mga okasyon dyan. Para maiba naman sa paningin, sa panlasa ng inyong mga mahal sa buhay, itry niyo po itong ating recipe, talagang pasok sa panlasa at napakasarap po nito at magugustuhan ng inyong mga chikiting, lalo-lalo na ng inyong asawa. Siyempre, tapos na po tayo maglagay ng gelatin sa top at ng toppings ng ating peaches sa ibabaw ng ating panna cotta cream. Ngayon ang gagawin natin ay ilalagay natin to sa chiller. Mas maganda kung overnight o kahit 3 hours, mas masarap po itong iserve sa pamilya ng malamig. Napakalinamnam, napaka-creamy at siguradong patok na patok talaga to, mga mami. Naku, try nyo po ito. Maganda po itong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. So balikan po natin to mamaya pagkatapos ng 3 oras. Ngayon, ito na po ang ating panna cotta with peaches after 3 hours natin siyang nilagay sa chiller. So, atin na pong tikman. So, yan. Nabawasan na po. Nauna na yung aking mga chikiting. Husgahan ng ating panna cotta with peaches. So, ito po yung kanyang itsura. So, yan. Pag nakita nyo ng ganyan, mas nagki-creamy ito lalo na kapag overnight mong nilagay sa inyong chiller.
Ang texture niya po ay creamy, parang ice cream. So parang kala mo siya ay taho. So ganun siya. Pero pag tinikman mo, napakasarap. Ito po ay saglit lang sa amin ngayong araw na to. Hindi na po to aabuti ng bukas. Ang sarap ng cream niya. Napakasimple lang gawin. Pero panalo yung lasa. Ang sarap. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking channel, at sana po ay masubukan nyo to sa inyong tahanan para matikman naman ang inyong mga mahal sa buhay. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay, at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng recipe ang ibabahagi ko pa. So kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Marami kang matututunan na pwedeng-pwede mong pagkakitaan at pwedeng-pwede mong ihahin sa iyong pamilya. So paalam!